Natagpo ang patay at putol ang maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa Surigao del Norte. Ang lalaki, itinuturong ng gahasa umano sa 5 taong gulang na bata. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Hubot-hubad, putol ang ari at may tama ng bala sa ulo at katawan. Ganyan natagpuan ang wala ng buhay na lalaki sa damuhan sa Barangay Panataw, sa Claver, Surigao del Norte kahapon ng umaga. Kinilala siyang si Louis Rabunada, 31 taong gulang at isang bako operator. Ayon sa Claver Municipal Police, posibleng dinukot si Rabunada, dinala sa madamong lugar at doon pinahirapan at pinatay. Paghihiganti ang isa sa mga nakikitang motibo ng pulisya. Lunes ng gabi, isang ina ang nagsampa ng reklamo laban kay Rabunada. Itinuturo niya si Rabunada na nanggahasa umano sa kanyang 5 taong gulang na anak noong March 10. Last night lang po pumunta yung pumunta yung bata. Tapos nagpunta po sila, nagpa-medical and it was found out through the medical certificate na positive pong na-rape yung bata. Nasa proseso na raw ang mga pulis sa paghahain ng kasong rape. Matapos positibong kilalanin ng batang biktima si Rabunada. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang asawa ni Rabunada na si Renita. Umamin daw sa kanya ang mister sa nagawang pangahalay sa bata. Nagdesisyon itong sumuko sa mga pulis. Sabi sa akin na mag-surrender daw siya kasi ginawa niya kasalanan daw. Sabi ko sa kanya, yung rape ba sa bata. Inamin niya man sir na gawa niya. Tapos sabi ko sa kanya kung makulong siya, dalawin ko na lang siya araw-araw. Pasado alas 11 noong Lunes ng gabi, naghahanda na raw si Rabunada, hinihintay ang mga susundong pulis. Maya-maya, may mga dumating na lalaki pero nagduda raw si Renita sa suot nila. Kukunin daw nila yung mister ko, misis, sabi niya sa akin. Sabi ko, tay, mag-ready ka na kasi kukurin ka nila, mga 11 PM. Yung lalaki, sir, tinignan ko yung lalaki, nakabonit sila ng itim, puro itim yung bonit nila, mas nila itim. Hanggang sa tuluyan ng dinampot si Rabunada, kinaumagahan, agad daw pumunta sa Surigao Jail at Police Station si Renita, pero hindi niya nakita ang asawa. Huli na nang mabalita ang patay na ito. Itinanggi naman ng Claver Municipal Station na mga pulis nila ang sumundo kay Rabunada. Kapag meron po tayong operation, it is required by our police operational procedure that we are in complete uniform to be easily identified by the citizen. So kapag may nakita po kayo, nagpanggap na pulis na hindi po naka-uniform, definitely kailangan nyo na pong maging suspicious at tumawag po sa inyong local station. Sa ngayon, wala pang maiturong suspect ang mga pulis sa pagpatay. Sa kabila nito, kinundi na ng Claver Police ang hinihinalang vigilante killing. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.